shall be a tabernacle for a shadow in the daytime from the heat, and for a place of refuge, and for a covert from storm and rain. Litin ko lang po dito sa sinasabi dito. So 4 na lang. When the Lord shall have washed the filth of the daughters of Zion, and shall have purged the blood of Jerusalem from the midst thereof, by the spirit of judgment and the spirit of burning. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa mga salita. We pray na kayo po mga turo sa amin, Panginoon. Medyo advanced again, but salamat po sa insight po, no, na alam namin ng New Testament. So I pray na maintindihan mo lalo nito, Lord. Ma-apply sa aming buhay, Panginoon. Makita namin yung saan ito applicable. Ito po yung aming apply. Maraming salamat po sa mga salita, Panginoon. Amen, Lati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Nangyari dito. Good evening po sa lahat. Okay lang ba yung dating? Okay na. Title po natin ngayon, medyo haba. Kaya yung balikan muna natin yung ating mga yung ating mga first, second, and third chapter. Ano yung number one? Wisdom. Hindi. Reason with God. And then restore thy judges. Pinapaalala sa atin doon yung blessing ng merong mga nangunguna sa ating maayos. And then sa second part ng Isaiah 2, wherein is man to be accounted for of. Again, ang message doon is tao, magaling lang pero hindi maasahan in the long run, okay? Mayabang lang, mayaman, magaling, pero bandang huli lahat tayo ay mananagot sa Diyos. So dapat intindihan natin kung saan tayo susukatin. Okay? Then last week is Jerusalem is ruined. Okay? May subtitle, Marks of a Fallen State. Kung lalala niyo po, ito po yung marami daw mga sign dinescribe kung ano mangyayari sa kanila pag bumagsak na sila. Okay? So nanilalala niyo, pag nag-roll, mga bata, walang alam, walang experience, mga babae, ano pa yon? And then, yung kahit sino na lang. Ano pa? Wala nang silang makain. Itsura nila, dugyot, di ba? Sabi dyan. So, ngayon, di naman natin nalalait, no? Pero ito yung kasi isang buong bansa yan, eh. Tsaka lalo dati kasi ang ganda ng kanilang. Natapos ko lang ng 2 Kings na naman. 2 Samuel, I mean. 1 Kings. So, yun. Nakaulit na naman sa utak, of course, yung gaano kayaman si Solomon. And then, after nun, nahati agad yung kingdom. So, yun ang naalala natin, eh. Kaya yung iba daw ay, di ba mas nakakapanghinayang, mas malungkot ko natin, isa ko natin, si Brother James, mayaman siya. Tapos yung anak niya, anong nangyari? Naghirap, kung mga ganun. Medyo mas ayos-ayos pa kung sakali, mahirap na kay dati, medyo umangat ng konti, and then umangat ng, mas maganda pa yung ganun eh. O iba naman, napakaganda mo dati, nagkasakit, parang si Kristakino, ganun, parang hirap tingnan, di ba? So sa kanila, napaka-unlad nila eh. Pinaka-maunlad sila again nung time ni Solomon. Talagang takot sa kanila yung mga kalabang kasi malakas, matalino yung hari nila, mayaman, and all that. Na bandang huli, sila ay natalo at matatalo pa. Yung iba nga nito, hindi pa nangyayari, mangyayari pa lang. So ngayong chapter 4, medyo may konting na ano, parang yung dating ano pa rin, last week yung topic niya, yung mga babae ito, no? Pero ang title natin ngayon medyo mahaba lalo, okay? Yung maganda to eh, buti nandito si dito kay lahat. Title natin is, unang title natin, For Them That Are Escaped in Israel. For Them, binanggit kanina dito sa verse 3, 4, okay?
Ha? Two, yan. For them that are escaped, yung mga tao daw na nakatakas sa Israel. Amin, titignan natin ang ibig sabihin nun. So, sino ba yung mga nakatakas? And then, subtitle natin, magkadoksong actually sila, ito naman yung binanggit dito sa verse 4. Ang next title natin, subtitle is Purge by the Spirit of Judgment. Pag sinabing purge, pinulga, okay, nilinis yun ha, nilinis, inalis yung madumi. Paano daw sa pamamagitan ng spirito ng pag-uusga? Okay, so medyo malalim tayong ano, naalala ko na no, judgment pala, no. Sino di pa nakita to? Yan, ano lang yan, props. Spirit of Judgment! Sabi niyo, masama daw mag-judge. Ang bira naman, kawawa naman yung mga judge. Kasi masama pala sila. Hindi, kailangan yan eh. Pero pag-usapan niyo, Spirit of Judgment. Okay, pag-usapan na. Anong isipin ng Spirit? Mabagay na di nakikita, pero yung mag-spirit of, spirit of, ang sabihin nun, presence, essence, tama. O yun yung parang na pinaka pag kunwari, may sinabi akong madami. Yung spirito na sinabi mo, parang ganun, essence nga, tama. Okay? Pero again, yung basic ano ng spirit, di nakikita. Kaya madalas yan ay mga salita. Yan yung totoong bagay siya, pero hindi nakikita. Pero meron. Hindi lang hangin yan. Mga bagay na nakaka-apekto sa atin. Kaya, makikita natin dito, paano bala sila nalinis? Sila ay, hindi ko na sinama yung spirit of burning, pero, yan yung negative actually. Okay, parang mga bata, pag pinagalitan mo, nakuha na nila yung mensahe mo. Pero minsan, kailangan ng palo. Kasi narinig lang nila eh, masyado na minsan dull of hearing, sabi nga eh, no? Baliwala na eh, pagalitan lang pala ako, so what? Kaya minsan kailangan hataw. At gano'n nangyari kay Israel. So, anyway, punta na kami ayon. So, ito po yung medyo kasama dapat ng tema nung verse 3, no? Pero sinama dito. Anyway, sabi dyan, ano daw yung mga mangyayari sa kanila nga? So, ulitin ko lang ha, para sa mga wala dito ka ba last week? Wala. Ayan, so ulitin ko ulit. Hindi lahat. Pero ito pong importante kasi banggitin, no? So, Isaiah, may mga haging talaga to sa isang sa mga pinakamadalas quote ni Jesus, no? So, ang pinaka, I think, yung ano, Deuteronomy. And then, ito na, Isaiah. Napaka-importanting live din ito. At kaya hindi tinatake na iba to kasi nga, either nalilito, ayaw nilang mag-assume, o okay naman yung mag-assume, pero kaya naman. Ngayon, last week, ang nabanggit ko doon, na dahil natin maintindihan lahat, ay mga prophecy sa Bible po, dahil sa lalim nito, hindi yan minsan na natutupad lang ng isang beses, tapos wala na. Kasi kung natupad lang yung isang beses dati, ba't pati pinag-aaralan ngayon? Yun ang tanong. Okay? Okay na ba yung gitara? Ilayo mo lang dito. Itong ano eh. Agaw XN eh. Okay. So, naitindihan nyo ba yun? Nga sabi ko lang, kaya ang Bible po hindi nakakasawa dapat. Nagsasawa ka lang dito, something's wrong with you. So, hindi ako nakikita. Kaya nga hanggang ngayon, ako ay excited pa dito. Inaaral ko pa rin. Hindi lang dahil ituturo ko, pero yun nga, excited din ako na ituturo kasi para matutunan nyo. And then ako mismo, syempre, tinitingnan ko, na ba relevance ito? Meron po. Kahit napakatagal na nitong nangyari at sinabi kasi pwede at mangyayari pa to in the future. Okay, yung sinabi ko last week, sabihin ko ulit, tinatawag nilang dual or triple fulfillment of prophecy. Nangyari na, kunwari, sinabi din timeline, after 10 years, mangyayari yan. Pero dahil sa lalim nung sinasabi niya, meron pa palang mangyayari pa yun in the future pa. So, lagi natin sinasabi first sa end times, sa Revelation, ang sabi ng iba, ng lahat ng sinabi ni Daniel, napakatagal na nun, nangyari na daw lahat. Hindi, kasi after ni Jesus, may binanggit pa siya na mangyayari,
in the future yung sinasabi ni Daniel, the prophet, sabi niya. So, minus na agad yun yung mga tinatawag nilang preterism, no? Na nangyari na raw yung Book of Daniel, na prophecy, bago dumating si Jesus. Eh, kaso nga, sabi ni Jesus, darating pa in the future. And then, lalo na sabi sa Revelation, malinaw na end times happenings yun or events. O, ganun din sa Isaiah. Okay, so kaya, so naintindihan nyo sana yun, ha? So, isa-isa natin ngayon, tingnan natin kung ano yung applicable nung immediate future nila dito, and then yung sa end times pa. And yun nga ba, yung last week, yung ibang event doon naganap na, iba hindi pa. At iba, naganap na at parehong ano pa, ma-fulfill pa ulit ng mas perfect. So ito daw, dahil ito madalas kinukot actually ito ng mga pastor, hindi ko alam bakit, pero nakakamangha kasi. Isa daw, ano daw mangyayari daw in that day, darating itong araw na to na pitong babae, okay, ay hawakan, hindi lang hawak yan, pag sinabing take hold. Sino dito ang habulin ng mga babae, bad? Habulin ka ba dati, bad? Hindi naman. Sabihin, ako na, pakasalan mo. Hindi, ako. Mag-aagawan. Masarap ba yun, Stephen? So, mag-aagawan ka? Ikaw ba? Gusto mo pag-agawan ka? Napag-agawan ka na ba? Ikaw ba? Ako medyo eh. Medyo lang. Nasalita lang, ha? Inaasal-asal lang ako kasi ano ako nung ano, high school eh. Hindi na masyado sikat pero meron kaming parang officer ganyan. Nangaasal lang din naman iba. Pero yung sir. Okay ba yun? Darating daw yun eh. So pero yun nga, hindi nga siya okay. Kasi nga, hindi naman dapat ganun. Dapat isang lalaki, isang babae lang. Hindi rin masaya. Pero ba't nga darating yun? Imagine nyo nga kung paano kunwari, sa statistic natin, halos pareho kasi yan eh. Do you ba? Hindi nakapag-asawa. Pero tinignan ko na halos lahat ng bansa dyan, halos patas sa, ano lang sa, siyempre, China. Kasi pinatay nila yung mga lalaki nila eh. Ah, babae. Kaya yung China ngayon, may problema sa ganyan, okay? Kaya binabayaran daw nila yung babae sa bansa, yung mga ganun eh. Anyway, so imagine nyo lang, 7,000 yung population ng lalaki, 7,000 yung babae. Eh, kaso nagkagera, sinong gegera? Siyempre, mga babae, di ba? Ah, babae tuloy, lalaki. Ikaw mapatay yung 6,000. Oh, paano yun? Yeah, so kaya ito yung ibig sabihin nito. Baka sila mag-aagaw-agawan kasi maraming mamatay, especially yung mga lalaki. Okay? And then, dahil nga nag-aagawan sila, ano sabi nyo, anong sabihin nung we will eat our own bread? Ibig sabihin nun, hindi mo na ako kailangan pakasalan, wag mo na akong, hindi pakasalan, pero wag mo na akong, hindi na ako asa sa'yo na ikaw yung magkatrabaho para sa akin. Ako na mismo yung magkatrabaho para makakain ako. So, ang first point natin dito, parang point natin last week, no? Ang maganda pa lang, kasi ito, ano ito, desperate times, di ba? So, pwede mo ma-derive ngayon dito, ang maganda, ang the best ideal na setting sa bahay, yung mga babae ay, ano, pinapakain ng lalaki. Ganun yun. Kasi yun ang ano eh, kaya ito, sila yung papakain ng sarili nila kasi nga, hindi nila na kaya eh. Mga lalaki pinag-aagawan na. Okay? So, yun ang the best. Again, sinasabi ko ulit sa inyo, hindi ako magpapakain sa inyo kung talagang gusto nyo magtrabaho, ito, nag-aaral. Sa inyo naman yan eh. Pero ang the best niya, kasi katulad nga ni Mami Enyo, ano yung best setup sa pamilya? Kunwari, apat ang anak mo, nag-aaral lahat, go-homeschool pa, kung ano man yan. So, palagay nyo, pag-atrabahoin ko pa si Mami Enyo, di ba, mag-alaba ka pa, tapos papasok ka ng maaga, anong mangyari sa'yo nun? So again, ayun nga, kung sakaling dumating yung panahon na yun sa inyo, kasi sabi ko lang, hindi ideal yun. Okay, kayo mamimili bandang huli. So pero the best ay, yung lalaki, siya yung full-time, trabaho, yung babae, full-time din sa bahay.
Yun ang ideal. Okay? Kailangan na i-derive ko dyan. Ano sabihin ng only let us be called by thy name? Yun nga, at least, hindi ako nasabihin ang dalagang matandang dalaga, at least meron ng asawa. Okay, so another point doon, magandang babae may asawa. Amen? At lalaki din, of course. Pero yun nga, nakakahiya, parang ganun. So, pero sa panahon natin, binabaliktad ngayon eh. Mas gusto nila yung walang asawa, naanakan lang. Mas gusto pa nila yun. Wala nang hiya ba? Merong ideal, maganda. Merong kang, misis ako, misis. Hindi ako, pag-iwanan. Amen? So again, may mga special case na, okay lang naman yun. Pero again, ideal, mag-pray natin yan. Amen? Kasi daw, pag wala ka daw asawa, yun ang sinabi dyan eh, reproach yun. Ibig sabihin, nakakahiya, para ka na pag-iwanan. Diba? Kung naalala si Rachel, sabi niya, naalala siya ng Diyos, he had taken my reproach. Ibig sabihin, nagkaanak siya. So, normal kasi, may asawa, may anak. Okay. So, hindi tayo nagmamadali kasi 6 verses lang. Okay, pero actually malalim yan. Hindi tayo. In that day, so the same day ba yun? Ang tanong yung iba dyan, isang araw lang ba yun? Obviously, hindi kasi buong period of time yan. Okay? Kasi nga, kung naghirap yung bansa nyo, anong pinag-uusapan nyo doon? Isang araw lang, isang... Siyempre, mahirap yun. So, tumatagal yan ng ilang taon. Kaya in that day naman, ito na yung medyo nag-iba yung tema from chapter 3 and dito sa 1, verse 1. Kasi sabi dito, naging positive bigla. Ngayon, yung focus natin. Paano naging positive yun? Eh, natalo sila, naghirap. Pero in that day, shall the branch of the Lord. Ano yung branch? Yung time preaching yan, ha? Pinakita ko yung pakita ko nga ulit. So, makita ko sana yun. Dito ba yun? Yan, di ba? Saan yan? Branch ng tree, yung pinakadulo, lahat ng dulo, nanggaling lahat dun. Okay? At akong puno yan sa ugat, basta sa isang tawang. Pero, ano yung tinutukoy ngayon na branch dito? Parang sa family tree yan, naalala nyo ba? Kunwari, kung si, dito si, kunwari lang ako, dito ako. Dito ako. Ano ba to? Dun ako sa dulo, and then, yung unang branch ko, sino? Kunwari, si Stephen, di ba? And then yung pangalawang branch, sino? E ba't mas malaki si Peter? Yung isang ganun, yung mga hindi nag-aanak eh. Di ba? Parang mga branch din sa Bible, ganun eh. Pag namatay ka na maaga, ganun. Kasi sira ang ulo ka, ganyan. Di ba? Parang si marami sa Bible nun. So kaya, ayan. So yung sabihin lang, si Peter, si Aiden, si Shana, naku, may isa pa. Medyo. Basta yung mga anak, branch, okay? Anong sabihin nun? Yung araw daw na yon, yung branch of the Lord, so sino tinutukoy dun? Okay. Sino sabi nun? Sino sabi sino? Ha? Nalawa lang. Yes, saan? Sa Zechariah may tinukoy na the branch. Tsaka meron the vine and the branches. Na iba yun. Dito may tinutukoy. Basta ang simpleng muna, branch, ibig sabihin yung mga sanga-sanga niya, ibig sabihin yung mga nanggaling sa kanya. At pwede natin sabihin dito yung mga ligtas. Yan. Okay, so alam nyo sa John 15, di ba? Tsaka sa Romans 9. Ano ba yun? Yung inaalis? 11. Okay? Romans 11, sikat yan eh. So, pag naandong ka sa branch, pwede kang i-graft, di ba? Pwede kang alisin. So, kaya ngayon, itong branch of the Lord daw, kahit naghihirap na yung lahat, okay, negative eh. Pero may yung branch of the Lord shall be beautiful and glorious. So, yun yun. Kaya sabihin ko na rin sa inyo, ito tinutukoy niya, kahit daw anong mangyari kayo sa bansa, may mga bansa po na kahit Pilipinas, sabi lang, hirap sa Pilipinas, ang lubak-lubak, walang makain, ganyan. Pero actually, hindi naman sa lahat, yung iba dyan, yung mayaman pa nga eh. Okay, sa yaman lang muna tayo ha. Para lang makita nyo, hindi lahat. Eh, hanggang ngayon ba tayo parang pinakamalaking mulata ngayon sa buong mundo eh.
Iniwala ka ba doon? By floor area. Ang daming mall sa Pilipinas. Dahil kay SM tsaka kay Robinson. So paano na sabi mahirap ang Pilipinas ang puro mall? Sabi ni Pastor Lagi. Kung gusto ko lang sabihin, kahit pala sa kahit saang lugar ka, pwede kang magpalain ng Diyos. Amen? Amen. Iba laging gusto abroad. Okay din, pero iba nag-abroad, di na pinagpala. Lalong nasira ang buhay. So kaya, ang lesson natin dito, dapat ikaw ay nananatili sa Panginoon. Amen? John 15. And the fruit of the earth shall be excellent. Sandali, kala ko may gera na eh. Gera, ubos yan. Sa gera po, yung mga puno, inaalis yung pinuputol para hindi makain ng kalaban. Ganun yun. Tapos ginagawang ano, bulwark, mga ano. Ano lang ya? Mali ata ito. Hindi, again, tapusin mo kasi, no? So, yung fruit of the earth shall be excellent and comely. Pag sinabing comely, maganda. Paano nangyari yung sabi lang dito, for them that are escape in Israel. Yung pala yun. So yes, yung Israel magagapi, di ba? Matatalo. Pero yung mga anak ng Diyos, alam mo yan sa kanila, pagpapalain pa rin sila. Ayun yung lesson natin ngayon. Kaya never kayo, kayo ba kasi ganito ang style lagi. Malis ka na, yung Canada daw, yan talaga yung mga, ano, may kilala kaming ganyan. Maganda naman talaga dun. E kaso, hindi mo alam din. May opportunity ka, talagang kalooban ng Diyos, why not? Pero iba, halos mapakamatay na para lang mapunta doon eh. Yun ang totoo. May mga compromises yan, hindi mo alam. Mas makakita lang sa Facebook, mag-iayaw bang. Pero pag nagkwentuhan na kayo, laging may ano eh, may something na pinagpalit nila para doon sa pinapagpalagay pala nila na pagpapala ng Diyos. Okay? So, nakukuha ba? Pag tinutuloy natin, puro yun lang ang tema nito. Basta lahat nasubok, di lang nasubok eh. Sinunog na, namatay. Pero yung mga anak ng Diyos, pinagpapala pa rin. Amen? Tuloy lang natin. It shall come to pass that he, so merong tao, that is left in Zion, ito daw taong to ay naiwan. Zion is Jerusalem lang yan, or yung lugar nila. Israel din yan, yung lugar nila. And he that remained in Jerusalem, imagine nyo itong taong to, na napatay na yung karamihan, pero siya na natili. Ano kaya? Ano naman? Sabi nito, shall be called holy. Okay ba yon? Eh, tawag lang naman yun. Hindi. Sa Diyos, malaking bagay yun. Amen? Kahit again, sa lugar nyo, kahit iba naman, pamilya. May pangapamilya po, salamat, buo sa church, diba? Pero minsan, hindi. Anong gagawin mo? Eh, ako na, mag-isa lang ako eh. At least, kayo manatili. Amen? Iba, nasubok. Talagang iwan. Naalis na lang. Iba, may iwan. Kailangan magtiwala ka sa Diyos. Parang ito. Alam nyo naman yung konti dito, diba? Ang daming loko-loko, hinasgahan sila ng Diyos. Imagine mo na sinasabi nung, Lord, ako may nagtapat kami. Minsan di binabanggit sa Bible, pero actually, ito na nga yun. Binanggit yan. Hindi sila naubos doon. Minsan sasabihin, inuubos sila, walang natira. Pero actually, may exemption yun. Paano nakarating yung pananampalataya hanggang sa panahon natin ngayon? Amen? So may matitira daw at tatawagin siyang banal. Pag sinabing banal, talagang separate. So, positive po yan ha, sa mga anak ng Diyos. Ha. Kung di nyo yan na-appreciate, ewan ko. So, kaya maganda to. At imagine nyo na lang, yung iba, kasi alam na alam to, pag ikaw yung marami ka na experience sa bahay, sa school, sa trabaho, na parang ikaw yung etchepera ba, parang kang loner. Gusto, Bible study tayo, walang may gusto. Church tayo, walang may gusto. Iba naman, mga church-church din, pero iba rin naman. Pag-usapan natin Bible, ayaw, pero gusto ng church, ayaw ng Bible. Pero wag yung patagtataka ka, para kang iwan, di ba? Pero actually, maganda yun pag ikaw yung katanggap-tanggap sa Diyos. Amen? Every and even, pag sinabi lang even, yun nga. So kanina, he, para mag-isa lang. He that is left in Zion, isang na left sa Zion,
isang na left sa Jerusalem. Pero actually halos isang lugar yung Jerusalem tsaka Zion. So isang tao lang. Hindi, sabi niya, even everyone that is written among the living in Jerusalem. Interesting yung mga terms dito, ha? Kaya iniisa-isa natin. So hindi lahat, hindi lang isa, hindi lang dalawa, bandang huli, tinukoy niya actually, may mga marami din dyan. Basta lahat daw ng natira. Pero ngayon, ang ginamit niyang term, written among the living in Jerusalem. So familiar ba kayo? May actually may mga familiar ano dito, terms. Kanina yung branch, di ba? Familiar term yun, pag alam yung Zechariah, and then nabanggit din yun sa Jeremiah, pero especially sa Zechariah, ilang beses, tatlong beses ata, pinapatungo yung end times. Okay? So, ano yung familiar ba kayo sa sinulat sa mga buhay? Saan yun? Revelation, ang tawag nyo doon, Book of Life, di ba? At sabi doon, He that is written in the Book of Life shall not hindi siya tinapon sa dagat-dagat ng apoy. So, yung siya yung ligtas. So, kaya may clue tayo dito. Hindi lang basta ito tinutukoy sa dun sa panahon ni Isaiah at pagkatapos ni Isaiah na hindi napatay doon. Obviously, ito may end times ano to. Context dito kasi familiar siya sa atin sa Revelation. At hindi lang po sa Revelation sinulat yung nabanggit po yung Book of Life. Okay? So, pero dun yung pinakamalinaw. Okay na, malinaw na ha. Ito yung mga ligtas. So, pinagpala ka daw at banal ka pag ikaw ay isa sa mga sinulat doon. Okay? At tama naman. Kaya, again, applicable na sa atin. Nakikita yung application sa atin. Ito yung sa atin mga ligtas. Minsan talagang ano ka, chitwera ka sa libutan, para ka naiwan. Mga kasama mo, nagapina. Ang mga baptist din, mga baptist nga, dumadami rin na in a way. Pero dumadami, pero parang di na rin tunay iba. So parang feeling natin ngayon, left alone tayo, okay lang din, amen? Hindi natin kailangan sila, hindi. In a way, oh, hindi, yun ang maganda dito eh. Pero, we can function independently. It's okay pa rin naman yan. Nuloy. Another clue. When the Lord, ito yung when, yung time pa rin na yon. Pag may mga na patay na iba, na parusahan na, yung matitira, kailan mangyayari yun? Pag yun daw ay, sinabi lang, darating yun eh, kanina sa 3. Pero dito sa 4, when the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion. But daughters, walang sons. Kasi nga, context yan. Sino ba yung mga example last week? Di ba? Mga babae, di ba? So, obviously, pag yung mga babae na nakalbo, ano minalala niya last night, mga hubo-hubo na, kasi nga, walang mas, wala nang may suot eh. Dati, ang dami, binanggit lahat-lahat, di ba? Yung bonnet, yung stomacher, ano minalala niya doon, yung muffler, yung ano pa, yung mga anklet, lahat, palamuti. Wala na. So, babae yung ano, example nun. Obviously, lalaki nun. Mga either patay na kasi wala nang pambili yung babae. So, dito naman, mga babae ulit. Kaya dito, may time daw naman na si mga babae daw ay lilinisin. Paano lilinisin? Kasi nga sabi doon, di ba, ano yung katabi nila? Saan sila nakaupo nun last week? Sa lupa na lang eh. Dumi nun. Tapos sabi doon, nabanggit ba yung pupo doon? Parang eh. Okay, hindi ko ma... Nabanggit ba yung poops? Ayan, ang baho na. Ayan, so... So pero, ang pangako naman dito sa 4, chapter 4, sila ay uhugasan. So, nakita nyo yung negative and then yung pag-asa. Yun naman yun. So, apply ulit natin sa atin ngayon. Sa atin, application sa atin yan. Minsan yung mga Kristiyano, ano, nagkakamali. Siyempre, mabaho ka sa harapan ng tao, tsaka ng Diyos, di ba? Eh, si ganyan, ganyan pala dati yan. Eh, nakabawi na, oh. Pag-uusapan pa ba natin yon? Minsan-minsan, pero hindi na natin, ano, di ba? Itatampok. Sa ano, parang mga
Itong Hollywood tsaka ano, tinaano nila yun, tinataas pa nila yun eh. Dahil hindi na, hindi na kailangan. So dating na yung panahon, sila ay hugasan. Ito na yung title natin, and shall have purged the blood of Jerusalem. Ano yung bakit may blood? Ang dumi naman talaga nung dugo, di ba? Kaya ano yung ba't may dugo? Anong dugo ba to? Anong dugo to? Huwag nang hulaan, sabihin ko na. Kasi kanalala si David, di ba? Si David ay siya yung hari, siya yung nagpayaman sa ano nila eh. Sila nakasakop ng ano. Pero sabi ni ng Diyos sa kanya, hindi ikaw ang gagawa ng temple kasi ikaw ay your hands are full of blood. Ano sabihin ng full of blood? Ba't di ba siya naghuhugas? Ibig sabihin, marami siyang pinatay. Okay, at si David, may righteous naman eh, pero may mga pinatay din siyang hindi ano eh. Natapos ko lang kasi dun eh. May mga pinatay din siyang hindi niya dapat pinatay. Katulad nung umalis kasi siya kay Saul, may mga pinatay din siya mga kababae niya eh. Kasi nga, nagtatago siya. Binigay sa kanya yung Ziklag, na? Kaya siya tinanggap ni Achish. Achish ba yun? Basta yung mga Philistines. May mga pinatay din siyang hindi tama, no? Kaya ang tawag ng Bible doon, your hands is full of blood. So anong sabi niya itong nilinis yung dugo sa Jerusalem? Kung alam niyo again yung Isaiah, yung Jeremiah, yung si Manasseh especially, sabi doon, dami nilang pinatay na inosenteng tao, no? Either inosenteng tao, mga anak pa nila. So mahirap yung mahugasan. Okay? So darating daw sa panahon ng mga people of God, nung time nila, hugasan yan. Okay? From the means thereof, ito na yung title natin, by the Spirit of God, paano sila hugasan? Yung tanong. Kung marami kang pinatay, yung bansa nyo in general, napatawarin pa ba kayo ng Diyos? May galit nga ang Diyos sa violence, kung alam nyo yung Noah, sa Habakuk, sinabi doon na galit ang Diyos sa mga pinapatay na inosente. Tsaka yung kaya meron din silang city of refuge. Kasi ayaw nila, talagang kahit isa, ayaw nilang may mamatay na inosente. Ganun ang Diyos. So paano yan? Ang dami pinatay nila. So may so paano ba yan? So, naalala ko lang si David, yung isang mga pinesti sila ng Diyos. Kasi nga, may ginawa pala si Saul, no? So si Saul kasi ay yun nga, yung panahon na yun, hari siya. May mga pinatay siyang tama, pero may pinatay siyang mali, yung mga Gibeonites. Kasi yun ay pinangakuha nila, hindi nila patayin eh. Kahit hindi yung mga Hudyo, sabi nila, hindi sila mag-aaway. Nagkaroon sila ng ano, agreement, covenant. So kaya nung pinabatid ng Diyos kay David, kaya sila pinepeste, kasi si Saul nga pinatay. So ginawa niya doon is, pinatay din yung mga anak ni Saul. Okay, hindi lahat ha, basta namili lang siya doon, parang ilan yun. Sinong magaling dito? Malalang pito o sampu. Nasa utak ko dati sampu, pero nabalikan ko parang pito lang. Okay? So, nung pinatay yun, ano nangyari? Na bumalik yung, ano, kasi nawala yung curse sa kanila. So, ano yung sabihin sa atin nito? Paano malilinis tayo kung tayo ay, as a nation, for example, tayo ay ginawang mali? Anong kailangan natin gawin? Ha? Ganun na rin. No? Kailangan mo minsan, ito, may loko-loko sa inyo, ang gusto ng Diyos na mamatay, patayin. Ganun lang yun. No? So, kasi parang maganda yung astro, pero ano natin gagawin yun? May mga ano diyan, may mga application diyan, especially kahit sa church. Kung talaga nagkasala, at least masabihan, di ba? Mga disiplina, ano pa. At least mag-sorry. Yung tanong, sorry, yung talagang ano, may nagdamit dito kunwari si di ba, maganda yung ginagawa nyo. Mas may, basta may nag-offend dito, nag-alam nyo namang mali, ginawa pa. At least mag-sorry, at least masabihan, okay? Basta yung equivalent yung tama, okay? Ngayon, ba nang pag talaga loko-loko, tinanggal, tapos nakabalik, kung nakabalik pa, talaga nagpaka-okay naman. Yun ang gusto ko sabihin dito. Amen? So, pwede namang malinis yan. Amen?
Again, ha, may mga exemption yung mga reprobate. Pero yung pwede pa, pwedeng linisin, linilis ng Diyos. Paano nga? By the spirit of judgment. Yung sinasabi ko, kaya pinag-aaralan natin to eh. Hindi masama yan, pero bakit ako sinabihan ng pastor ng ganun? Kunwari, ang nanay ko, bakit ako binigyan ng bound, di ako pinapakuan naman yan, ano naging parusa sa'yo? May judgment yan. But especially spirit. Sabi niyo, ang nalala niyo yung pinag-aaralan niyo kay, ano, Paul, sabi niya doon, yung mga Kristiyano daw sa Timothy, di ba? Hindi ka na dapat hinusga ng iba pag ikaw, hinusga mo na yung sarili mo. Yun ang maganda eh. Kaya ito tayo, parang puro Bible tayo dito, puro aral. Ano, bakit? Minsan talaga naman ayaw mong hinusgaan ka kasi parang may mali. Hinusgaan mo ako, hindi ka rin naman perfecto eh. Nararamdaman mo yun eh. Pero in a way, tama lang hinusgaan ka. Pero parang pag malalaki na nga tayo dito, mga adult na tayo. Hindi ka na, ano, ang hirap namang ikaw pa yung sabihan na dapat alam mo na yan. Pero pag pinag-aaral natin salita ng Diyos, ikaw na yung tinatamaan dapat, no? Ninausgaan ka na. And then, iaayusin mo na yung sarili mo. Magpalinis ka ng salita ng Diyos. I mean, yun ang the best scenario dito na huwag mo nahintayin na lapitan ka pa, tapos ikaw pa yung husgahan ka pa. Diba? Ayaw natin lahat nun eh. Nakakahiya. Minsan yung iba, pag hindi naka-recover, mahihirapan lalo. Yung iba, magtatanim naman ng sama ng loob. Kahit ayaw mong mawala, for example, hindi maganda. Pero, kasi sabi na dito, yung spirit of judgment ng salita ng Diyos, yun ang dapat ang maghusga sa'yo. And kung ayaw mo pa, at ito, as a nation naman, kaya nung may sinabing spirit of burning, okay, ayaw mo ha. Parang yan, mga bata, kasi nasabihan mo na, alam na, naintindihan na. Pero minsan kailangan maramdaman din nila eh. Yung sa case ng Judah and Israel, yun nga nangyari sa kanila, sunog yung kanilang mga cities. At yun nga, may mga natira naman, may mga nagbalik loob sa Diyos, pero iba, patay na, wala na eh. So as a nation, yes, ano pa sila, alam nyo, Isaiah, later dating pa si Jesus, naka-recover. Pero, isang kailangan ng judgment and ng burning. Okay. So ito na. So positive na naman to. And the Lord will create upon every dwelling place. Ito yung familiar na naman, no? Yung panahon doon na yun, ang Diyos ay gagawa sa lahat ng tahanan. So either yung mga place na tinitira nila, ano daw gagawin nila? And upon her assembly, so basta sa lahat na may mga tao, may tirahan, a cloud of smoke by day and a shining flaming fire by night. Familiar? Tawag sila sa Exodus, di ba? Numbers. Ba't nabanggit yun? Actually, yung pillar of cloud, pillar of fire, ulit-ulit siya sa Psalms, di ba? Ano yung sabihin ngayon dito nun? For upon all the glory shall be a defense. Damay na natin to kasi yung sabihin ito eh. For, and there shall be a tabernacle. Yung panahon na yun, magkakaroon ng tent. Alam yung tabernacle, tent lang yun. Ha? Ngayon nga, mga building na eh. So nakita nyo yun. Yung sabihin, obviously, ito ay spiritual in nature. Kasi, ano ba yung tabernacle? Ibig sabihin, hindi tayo kailangan magpaka-social. Basta kailangan lang natin ng protection. Sabi niya, in the daytime from heat, and the place of refuge, at least may mapupuntahan tayo, and a covert from storm and from rain. So, okay na yon. Okay? So, anong nga sinasabi nga sa atin dito? Ibig sabihin, may pag-asa. At ang Diyos ang magbibigay niyan. Ang madalas ang ano kasi dito, kaya nga tabernacle lang, obviously, parang kasi sabi rin sa Bible, yung mga mahirap kasi yan yung madalas malapit sa Diyos. Amen? Ang hirap maging malapit sa Diyos pag perfect ka na, wala ka nang iniisip. Yun ang mas mahirap actually sila ilapit sa Diyos. Parang hindi mo alam kung paano eh, kasi andyan na lahat. Eh ano, kwento mo na lang. Ganyan to po kami. Pero yung mga mahirap, parang nakaka-relate sila dito. Gusto ko lang ng maliit na tahanan, basta makaraos lang. Pero sabi niya, okay, balik tayo sa cloud of smoke by day.
Ano bang ginawa ng cloud nung sa pillar of cloud nung panahon ni na Moses? 'Di ba sinusundan sila? Kasi nasa disyerto ka, patay ka doon. Eh kaso, kahit mainit yung buong disyerto, maaraw, sinusundan sila ng again pag-aaraw cloud. Ibig sabihin, kahit mainit, hindi mainit. Sa lugar nila kung nasan sila. So kitang-kita din yung protection ng Diyos, sinusundan sila. Amen. Yun ang ano doon, yung mensahe doon. Pag gabi naman, eh wala nang araw. Malamig naman. Either malamig o madilim. Anong kailangan nila? Apoy. Okay? So apoy, protection din yan. Makita nila, dinadaanan nila. And then, yun, sabi kanina, init. So, kailangan mo naman ng init. Ayun, so, tali natin lahat. Anong sinasabi dito? Sa panahon natin ngayon, ano yung title ulit natin? Ito. Them that are escaped in Israel. So, huwag tayo makatingin lagi sa iba. Amen? Lalo tayo lang, alam nyo naman tayo, parang lahat na lang eh. Pati sa Baptist, yung inner circle pa, fundamental. Then, within that, ayan, soul winning. Meron pa doon, yung iba doon, ah, syempre, anti-Calvinist din tayo. Ayaw natin ng masyadong makamundo, okay? So, lahat ay lumilit lalo yung circle natin. Okay lang. Ganun yung kasi iba ay naparusahan. Eh, Israel na yung pinarusahan po, ha? Israel, buong Israel pinarusahan kasi nag-loko-loko sila. Hindi sila sumunod sa Diyos. Pero, may mga nakatakas. Yun yung sabihin doon. Okay, natira. Yan ang mga tawag po sa atin, mga remnant, righteous remnant. Dito ang term naman is they that have escaped. And then, sabi ko kanina, silang mga hinugasan. Okay? So, napansin nyo ba pag hinugasan nyo, kunwari, yung bigas. Kung 1 kilo yan, pag hinugasan mo, 1 kilo na lang. Kumukonti, di ba? Kasi inalis mo yung mga bato-bato, mga ipa. Ganun yan eh. So talaga nauubos yung iba ay nawawala. Ganun po yan. And ganito yung purge, ibig sabihin, nilinis. So yung ibang dumi, tanggal. Amen? So, mahaba po ito. Yung Isaiah po, 66 chapter yan eh. So, mahaba. Pero, may mga aral yan, bawat chapter. Doon may mga common themes na uulit-ulit dyan, parang Job. Ay, may natunan tayo. Parang kulang pa. Ano yung application para sa atin? Yung huwag tayo maingit sa iba. Ang gusto lang natin, tayong matira. So, obviously, iba dyan, pwede mong ma-win, pwede mong maakay. Okay, huwag ka rin mayabang, okay? Kasi alam mo nga, iba, inubos na, inubos yung binawasan tayo. So, di mo alam, baka isa ka na sa mabawas. Ganun yung kwento doon, di ba? Sa, again, sa John 15, tsaka sa Vine and the Branches, Romans 11, iba, inaalis ng Diyos. Huwag ka magyayabang. Eh, basta, anak ako ni ganyan eh. Sigurado na ako dito. Wala pa kayong alam. Pag na-observe nyo kahit mga Baptist Church, ganun. May malalagas. Nasaan na si Bad ganyan, si ganyan? Wala na. May maling decision lang minsan. Pag-aasawa, may maling decision, business, hindi na makabalik sa church. Wala na sa kanila yung ganung privilege. Makapamatili at naglilingkod siya hanggang mamatay. Wala. Wala na. Sayang. So, sige, tapusin ko na. Wala tayong 45 minutes. Pero, yun po yun. Kasi 6 verses lang. Basta, yun ang ano natin, target natin. Tayo yung manatili. And, yun. Kahit, pupoteksyon naman tayo, susundan tayo ng blessing ng Diyos. Yung kailangan lang natin. Amen?
Hindi mo kailangan napakayama, napaka walang masabi. Basta may masisilungan sa panahon ng tag-ulan, tag-init. Ayun na. So, marami pa to. Okay? So, let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa simpleng mensahe ngayon. But hindi rin po simple. Kita namin sa nawa, maintindihan po namin dito lalo yung context. Ito pong mga natira sa panahon ng Isaiah, Panginoon, or yung tinutukoy niya dito ng time na madami nga pong maghihirap, mamatay, paparusan. Meron pong matitirang remnant tulad po sa panahon din ng Jeremiah. Dami na patay, especially mga hari, mga anak ng hari, pero siya po yung nanatili at meron pang actually kalayaan. Nagkaroon pa siya ng pabor, Panginoon, sa namumunua, sa bagong pamunuan, Panginoon. Ganon din po kami, Lord, throughout history, Panginoon, itira pa rin naman yung gusto niya matira. At yung mga mananakop din minsan, hindi din naman gagawin sa buhay nila. Okay po yung ma-oppress, okay lang po yan sa lupa. Nawa yung kalayaan na namin tinatangkilik ngayon, yun po yung gamitin namin, Panginoon. Nagpasalamat namin sa inyo na meron kami nito. And then, tapat kami, Lord, sa inyo. Nakita niyo po dito idea ng natitira. I pray na ganun po aming goal, Panginoon. Hindi kami makisama sa iba, maubos kasama nila. Ganun po yung manatili. Kung tapat sa inyo, Panginoon. Kayo naman ang God-preserve sa amin, yung mga pangailangan na mag-provide niyo, Panginoon. Ilang po ang mga prayer namin sa aming church, Panginoon. Kayo po yung magkapalain niyo, Lord. But according to your will, Panginoon, according to your time din, kayo po yung magtapat lamang sa inyo. Unahin namin yung bagay na mas importante. Hindi naman kayo madamot sa amin, Panginoon. At pray na magpasalamat kami. Nagtitiwala at nagpapatuloy sa inyong biyaya, Panginoon. Lampu, Lord, again. Kaya po lahat in Jesus' name we pray. Amen.